Nah, yung gabi is pala yun. Itong nakoy nakitaan sa post, isa ka sikat na vlogger, mga nasa ibang bansa. Kay, gibase ang yung post, gibase sa yung experience. Kay, ang post lang niya kay nagunit ka sa kwarta. Ang kwarta gigunitan niya kay, di maragyan lang, kwarta tapos, ikumpara niya sa isa ka kuan, ikumpara niya sa isa ka vlogger na itong si kuan, si Noy P, shout out kay Noy P, na vlogger ng 5 gula piso, 5 ang kwarta, gano'n na, tapos naka-boardless siya. Nag-abot sa, ang yung views niya, nag-abot sa million na yung kuan niya, yung views. Tapos ang niya, kaya nasa mga 100 plus na yung views niya. Kuan na ito, kwarta lang yung gulitan niya. Tapos, pagunit na sa kwarta niya, pagunit na sa kwarta, ang kuan, ang post niya, abot na sobra 100,000 na views. O likes sa mga kuan niya, mga followers niya. Ang natabo sa yung post niya, gi-remove ni Meta. Gi-remove ni Meta ang yung post kay bawal. Bawal nang good. Against mangod sa rules ni Meta na habang naga-live ka, gagunit ng kwarta. Tapos ginanaan, gaingan nyo ka kwarta, ginaanaan nyo mong kwarta. Bawal kay Meta. Tapos, ang game mo ato, gi-remove ni Meta ang kuan niya, ang yung video niya. Tapos, katong si Noy P, shout out kay Noy P na vlogger. Katong lalaki good na ano, itsurahan po sa nga putiun ba. Na 5 good, ganaan ang 5, tapos habang layo, maragi ano good, focus lang good sa camera nga katong kung asa tong 5, tapos tabo na good nga private part sa yung laos niya. Tapos kato, abot to sobrang million ng views niya, wala na remove. Ang ani lang ang lesson ato. Kaya wala po man nasakpan ni Meta. Pag masakpan ni Meta, pag manotice ni Meta katong kuan, sa kadagan sa yung ginatawagan na, ginamonitor ng mga kuan, mga content creator, na pag masakpan mo na automatic na i-shut down ni Meta ang kuan, automatic i-take down ang imo ang kuan, ang imo ang post, automatic mag-remove na, ma-remove ang imo ang post, tapos mag-delete na siya, tapos magkakaroon na kagkanang kuan, violation. Muna ang katabuan na, muna nga, kung dili man tayo dapat angay makipagkumpara sa iba na kuan, kung ano siya kay baguhan na siya nga content creator, tapos bigla na siya na boom, tungon lang ato yung nag-viral ang post niya. Bisa nga, shout out kay Rosie o, kay Rosie good na vlogger ka tong anak ko ng ipon o. Ano tong ipon? Shout out kay Ma'am Rosie. Nga, sa nagsikat sa yung ipon niya. Million mga gano'y ang kuhaan gano'y yung followers o gang views niya. Pero wala gano'y sa kita, wala sa ads on reels niya, wala sa mga ads sa mga video niya. Kaya tungod kay, naam pa sa mga violation po. Although nag-viral ang video niya. Pero si Meta, wala niya gikuhaan, wala niya marag kumbaga, naka-hold on ang imong mga kuan mo, ang mga opportunities na ginahatag ni Meta sa imo ha. Muna, bawal gito nga ito nga, magunit yung kwarta, i-pause mo sa video, na i-pause mo sa kuan. Habang nakalive ka sa video, o naka-i-pause mo sa reels, ang kwarta, bawal siya. Tawas ka to, isa po dang kuan na po dang mga music background po na to, habang nag-live ka sa mga music background, makapiright ta, muna. Pag makapiright ka, automatic, i-take down ni Meta ang imong post, ma-delete sa imong post, tapos magkakaroon ka ng violation. Kung kabalo lang ka mo ato sa settings ni mo, ito sa support creative support, lantawan mo dito ah, tanan, wala lang ta kabalo kung unsa ang pagtanggal lang ko ato, kung kabalo lang ka mo, kuri-kuri sa imong kuha ni mo, imong settings ni imong Facebook, kung ma-explore ni mo ang mga settings ni Facebook, kung nagabasa-basa ka, kabalo ka sa mga rules ni Facebook dito, mabalaan ni mo na, ma-clear ni mo ang mga violations ni mo dito na kabutang ito kay ang kung sa man ba nag-share ka pa sa kuha, naka-share ko ka ng post tung about sa kawang akong kailangan boxing ng mga bata ng mga boxingero da sa Manila, shout out sa mga kailangan boxingero, gi-share na ko yung post niya kay kawan, may laban-laban ko tin murag na lang uto na murag na igo lang ko diro na murag na hapit mamano ba yung ilong ba ang kabalo ka unsa gi kuan gi na, pag ano gi-share lang ako to na damay lang ang post kay abused da ko. Child abuse daw ang kuan, ang gikaso ni Meta sa kuang report, ang giano niya, child abuse. Automatic to, gi-take down ni Meta akong kuan akong account, naka-warning ko. Pero kung nantawin mo sa kuan niya, kung i-screenshot ni mo ang kuang settings, cleared na kuang kuan, no violations, nakabutang sa kuang, sa ano niya, sa evaluate niya, ano, sa, kay evaluate mong good ni Meta ang imong account, nakabutang ito, no violations sa, sa taon naman, commit ha? Wala kayo violation na commit dito sa yung mga rules niya, kaso lang naka-stable, marag-usag NBI or police clearance, naka-record ang yung mga kuan,
mga nabuhat yung mga mamali. Muna, kailangan po sa mga kuan nato, sa mga post po nato nga video, dapat tinood dito sa mga kuan. Basta kuan, post ko itong sa akong TikTok, gibutan po na ako sa kuan, gibutan po na ako sa Facebook na ako. So possibly dili sa pwede kaya naka watermarks mo gud siya. Ibig sabihin ang ano mo gwana dili sa real, dili sa tinuod mo na reels og sa kuan sa Facebook kay ang matabo ana panabadugay na madugay ang imong post gikan sa TikTok ipa ibalhin mo sa Facebook ang imong ang video ato pixelated na siya, blurred na siya, mo na ang matabo mo na makapirate ato mga post sa mga music background nato nga mga video nato kay pasa na naga-slide show po. Dati kay naga-slide show ang ko sa mga kuan ako mga picture. Karon wala na kaya naman. Pwede mo ko makakomment og mga kuan, anang ma-restrict akong account, ano ba? 1 hour, 3 hours, 6 hours ana. Ngana pag ma-restrict mo gud imong account, ibig sabihin dili pa na sa kuan, dili pa kay na sa ko. Pero pag mga maabtan kag isa ka bulan ana nang naga-comment ka sa mga post na naga-bullying gyud ka, naga-bully ka sa imong mga kauban imong mga kuan, mga post sa iban, automatic na i-take down ni Meta imong Facebook account. 1 month or 3 months, di ka maka-comment, di ka maka-likes, di ka maka-send sa messenger niyo mo, di ka maka-send mga picture o mga video. Kahit tungod na, naka-comment ka sa mga kuha niya, sa mga standard rules niya. Dapat di yun mo makuhaan. Moto nga, wala na po kung nakuhaan kay. Ang kimo, i-clear na po na ako. Kaya naman, pag mo na si Meta nga, i-remove, gusto ba niyo mo na i-remove o i-fight pa niyo mo na yung kuhaan. Pag gusto niyo mo i-fight yung kuhaan mo, ayun na lang i-fight kay, mandi mang gid na. Basig makuan pa yung account, basig ma deactivate yung account ni ano ni Meta. Ang imo na nimo i-remove lang nimo kay di ba may choice to box bilog na box. I-check lang to nimo ang remove video kay pag ma-check to yung remove video automatic to ma-clear sa imo ang history ang mga kuan nimo violations. Mo na kita kay dili man puta tanan nga kuan mo ba ang ato ang kuan po ang ato ang paghimo ani mga video. Siyaw-siyaw lang kung nakakuan ba, siyaw-siyaw lang, di na lang tinudun. Pero kanan lang galing kay, siyempre kay, makiano man ta sa social media, di man ta kuan karon. Kumbaga, the more na nagadugay ang panahon, dapat input at sa mga kuan, mga, dili kay, mga, nagabalik ka punta sa itong mga past, mga karaan na mga binuhatan ba. Kay, rahibi karon kay mga more on gadgets na karon, tapos mga kuan na, mga high-tech na kay mga kuan na karon, dapat input at tanan mga kuan mo na muna nga, salamat po kay Meta sa Facebook o mga nabisan sa mga social media na mga kuan, na ito mga kuan, mga social media platform na ano na ito, malingaw po sa ta. Muna, maano na po ito sa mga rules and regulations ni Meta. Walang to guys, salamat. Good night.